VF3I 185. Ito na nga ba yung magiging bagong hari ng mga underbone? Ito na nga ba yung magiging bagong paborito ng mga maraming kamote sa atin? So ito, i-test na natin. Update ko kayo mga brother kung kumusta ang performance nito sa brakes, suspension, handling, tsaka yung power niya. Excited tayo syempre sa power niya because this is the biggest displacement underbone. Ang tuloy na itong bike na to. Ay, ilan sa mga itinimigay natin ay mga tube masks, dry fit shirts, at full sublimation dry fit shirts na katulad po nito yung design. For the longest time mga brother, ang mga underbone katulad ng sniper at saka ng raider ang namamayagpag sa kalsada, pati sa kwentuhang angasan ng mga tropa. And maraming beses na rin na may sumubok na pataubin yung mga hari na yon. Katulad ng Honda Supra GTR 150, saka meron ding isa pang bago na Benelli RFS 150 mga brother. At ito, may isa na namang underbone na susubukang kunin yung trono na yon mga brother. Walang iba, kundi ang SYM VF3I 185. Mga brad, ito na nga ba yung magiging bagong hari ng mga underbone? Ito na nga ba yung magiging bagong paborito ng mga maraming kamote sa atin? Oh, bago natin pag-usapan yan, tsaka bago kayo mag-react, paalala muna mga brother. Unang-una, no to brand wars. Pangalawa, tandaan natin na hanggat yung mga manufacturer ng mga motor is nagpapataasan sila ng dekalidad ng motor, ang maikinabang yan is takayong mga customer kasi mas marami tayong option na maganda na pagpipilian at the end of the day, mas okay para sa atin. So hindi na tayo maghihintay pa mga brother. Busisiin natin tong motor na to. Tingnan natin kung if this has what it takes to be the new king of the underbone. Simulan natin mga brother sa looks, sa forma ng motor na to. So unang tingin mo pa lang, alam mo itong motor na to napaka-aggressive, napaka-palaban. Everything, the color, the shape, the lines, even the decals, lahat tells you that this wants aggression and this wants to be fast. So it's pointy. So makikita mo kanto-kanto yung looks niya mga brad. It's definitely going for speed. Tsaka kung mapapansin natin dito, ito. Meron siyang spots dito, air cowling kumbaga. It adds dun sa aerodynamics para hindi masyadong madagdagan yung drag kapag humahataw ka na. Tapos pagdating naman sa mga decals niya, ayan, racing type decals. Kumbaga, marami. Pero lahat pa kanto, walang pa curve mga brad. Ayun o, patulis lahat. Kasi pag ganyan ang dynamics ng motor, ng design, ibig sabihin na lang nun, yung motor talaga is really going for that aggression. Para sa akin, kumbaga unang tingin, ang naaalala ko dito is si Honda Supra GTR 150. Pero kung makikita mo to sa personal mga brad, kumbaga mas malapad to tingnan. And it also has that daytime running light. Ito, mag-iwanag lang ngayon mga brads. So, hindi ko alam kung may kita nyo. Pero dalawang strips yan. So that adds definition to the look. And then in front, LED na yan mga brother. Pero in front, meron tayong halogen lamp. Yun yung pinaka main light niya. Pagdating naman sa likod, ito mga brad, all LED na siya. Tsaka kung titingnan mo siya kung sa likod, ang ganda oh. Parang nakaangat to. Again, it works with the overall design at overall datingan ng motor na to. And then you even have a sporty type muffler dito. Ewan ko kung sa akin lang walang alanganin dun sa design niya eh. It's balanced in front kung ano yung weight niya in front. Yung back also compensates for it. And para sa akin napakalinis. Ayan. Definitely an eye-catcher mga brother pag nakita mo to sa kalsada. Punta naman tayo sa features ng mga brother. So eto, punta tayo sa kanyang dash panel. So yung dash panel niya, it's a combination of analog at saka digital. Ang napansin ko rin dito mga brother, kung titingnan mo, ito yung pinaka-line ng analog, di ba? Tapos yung fuel line, parang tinutuloy niya yung linya nung analog.
tachometer mo, which is good. I mean, pinag-isipan talaga yung design, hindi yung basta dinerecho lang yung fuel gauge dito. So obviously, we have the neutral indicator. Hello, pakita natin sa inyo. So upon turning on, makikita natin mga Brad, ayan, mayroon na siyang built-in na voltmeter. Napaka-importante niyan kasi walang kickstart itong motor na to. And then kung napansin nyo, nag-change siya kagad dun sa clock. So hindi mo na kailangan i-switch dun sa voltmeter mode. Automatic yan if you are about to start your motorcycle. And then, ayan, meron rin siyang odometer, speedometer, and then we have the gear indicator, which is very helpful mga Brad. Tapos ito, para sa akin, for a racing type motorcycle, astig pa rin sa akin yung analog type na tachometer. So pakita natin mga brother, ayan, wala siyang kickstart. So kaya kailangan mo talagang i-monitor yung voltmeter mo every now and then para safe na hindi ka matitirikan at mabibitin sa baterya mo. Bukod dyan mga brad, another feature niya, meron ka na rin built-in na pass switch. Ayan, makikita nyo. So, and then, the rest, high-low, pretty much standard signals, horn, usual horn lang. So obviously, pwede mag-grade yan. Sa kanan, all we have really is the push start or the electric start. Dito, parang blanco na. So this will serve as a provision kung may mga gusto kang ipalagay na mga electrical sa motor mo. Meron din siyang safety feature mga Brad. So kapag naka-neutral kasi, 'di ba? Oh, syempre all we have to do start 'yan, 'di ba? Ayun, mag-start na 'yung motor. Pero kapag tayo ay naka-first gear, even if you try to start, hindi siya magi-start. Unless i-press mo rin 'yung clutch. Punta naman tayo sa brakes mga Brad. So sa brakes na to for the rear, what we have is a single disc brake. Ayan. Tapos sa harap naman, another single disc brake. So merong ABS version na to mga brother pero wala pa sa Pilipinas. Ang meron tayo sa Pilipinas is just the disc brake. So again, yung Philippines version katulad na tong motor na to, hindi pa siya ABS version mga Brad. When it comes sa suspension mga brother, so punta natin yung harap. For the front, we have telescopic fork. So kung titingnan natin yung distance ng fairings dun sa pinaka T-post niya, decent enough naman mga brother. So obviously, hindi mo naman ito ipapang off-road because hindi ito ang bibigin mong motor kung gusto mong mag-off-road. Pero in terms of the distance, okay siya. So mamaya malaman natin kung may tukod yan or what. Ang tabayanan yan sa test natin. Pagdating naman sa likod mga brother, what we have is ito, monoshock. Ang napansin ko sa kanya, nakatago siya. Hindi mo siya halata. Kaya pag ganyan, kaya ang lakas ng dating niya eh. Kasi yung monoshock niya nakatago. So titingnan natin yung laro ng suspension na yan mamaya. But we can't expect na sobrang laro yan because again, this is an aggressive bike. This is actually a racing bike. Kaya karamihan ng mga ganyan, it's on the little stiffer side. Kaya medyo asahan mo na yun. And pagdating naman sa gulong mga brother, so una muna, both front at saka rear mags, 17-inch yan mga brother. So pagdating sa likod, ang gulong natin dito is 120-70. So this is on the wider side mga brother, which is good for stability, hindi masyadong manipis. Pagdating naman sa harap, ito mga brad, what we have is 90-80. So alam ko mas makapal to or mas malapad to kaysa sa Sniper. So ayan siya. Wider tires, generally it's going for better stability lalo na sa mga lubak, sa mga gutter. So for me, I like the fact na malapad yung gulong niya. Tsaka syempre, it adds dun sa overall look niya tsaka forma. Punta tayo sa engine niya mga brother. So for its engine, meron tayong 183cc displacement motorcycle. So take note of that. Kasi merong release sa ibang bansa na VF3 din, pero 174. So at least yung na-release sa atin dito sa Pilipinas, it's 183cc along with 4-stroke, 4-valve, single cylinder, single overhead cam, at liquid cooled na rin yan mga brother. So ayan, pakita natin yung radiator sa inyo. Ang 4-stroke na to is 63.5 by 57.8. So kung ikukumpara natin sa Sniper, ang bore ng Sniper is nasa mga 57 lang mga brother. So definitely mas malaki yung bore ng motor na to. Tatanungin niyo mga brad kung para saan yung bore.
generally speaking, the bigger the bore, the higher the power. Kasi it allows you to have bigger valves, which then pumps more fuel tsaka air dun sa cylinder niya, mga brother. So that eventually translates dun sa power ng motor. Bukod dyan, mga brother, this is a 6-speed manual. Tapos ang kanyang horsepower ay 17.7. At ang torque niya, ito medyo mataas yung torque niya. 16.7 Newton meters of torque, mga brother. So nga pala, mga brad, pakita lang natin sa inyo yung ito, yung access niya for the seat para sa ating fuel tank. So again, as expected, wala talaga tayong maraming room na paglalagay ng mga gamit dito because this is built to be fast and to be a street racer. So this is its fuel tank. Ang fuel tank niya, mga brother, is nasa 7 liters. So mas lamang na lamang to versus dun sa mga counterparts niya because yung counterparts ng motor na to in terms of being underbone, nasa mga 4 to 5 liters ang capacity. So 7 liters, ready na yan for long ride. Mga brad, punta naman ngayon tayo sa riding position ng motor na to. Para sa mga bago pala nakakapanood ng video ko, again mga brad, I am 5'10 in height. So for your reference, ito yung ground reach ko, mga brad. So lapat naman yung pako sa ground. Tsaka napansin ko medyo mas malapad-lapad yung upuan nito eh. So medyo nakabunga ka ng konti. Pero even for hindi mga kasing tangkad ko, kayang-kaya pa itong imaneho. Isa pa, standard riding position. Hindi masyadong aggressive yung stance kasi upright pa rin yung likod ko. Mataas yung manibela. Pagkatapos pagdating naman sa position ng paa, standard lang, mga brother. Ito, 90 degrees, hindi awkward. So kumbaga, isa sa magiging advantage ng riding position at yung component ng pagka-makeup ng bike na to is mas magiging okay ka sa mga long ride kasi hindi nakakangalay. So itsura mo, brad, pag nag-ride ka na, eto na. Ano guys, mga ngamote ka na, yuko ka na talaga. Pero by standard, eto lang yung riding position mo. Very comfortable, very practical. Siyempre, mga brother, para ma-share ko sa iyo information sa takbo ng motor na to, ito, i-test na natin. So, ayan, upon starting, just like what we've discussed kanina, meron tayong voltmeter. Kita nyo ba? Ayan. And some of the basic information na makikita natin sa motor na to. So, napakabata pa lang tong motor na to. This was just released yesterday upon shooting na tong video na to, or 2 days ago. Naka 63 kilometers pa lang tayo. Okay. So, update ko kayo, mga brother, kung kumusta ang performance nito sa brakes, suspension, handling, tsaka yung power niya. Excited tayo syempre sa power niya because this is the biggest displacement underbone na meron tayo sa Pilipinas. So, let's see. Sarap pa. Okay. Parang yung makina niya galit na galit, mga brad. Ang sarap i-rev. So unahin na natin i-test yung brakes, mga brad. Rear. Pa. Ayan. So yung rear brakes niya, mga brad, konting tapak mo lang makapit na kagad. So may tendency na mag-skid ka kung hindi mo titimplahin, saka for sudden stop. So kumbaga timpla pa rin talaga dapat sa brake. Ano eh, makapit eh, konting ganun lang makapit na kagad yung rear eh. Subukan naman natin yung front. Okay, isa pa. Okay. Yung sa front niya, mga brad, syempre hindi ko binibigla kasi walang ABS to. So, yung sa front niya may garo. Kumbaga, hindi kasing sensitive nung rear brake natin, mga brother. Na tipong meron ka pang allowance, pwede mo pang laruin yung rear brake mo na hindi kagad siya kakagat. So eventually makakabisado mo yan kung ano yung tamang timpla sa brake mo, mga brad. So
Brakes, very capable. I would just caution you, kumbaga ingat sa paggamit ng rear brake. Kasi for this motorcycle, konting tapak lang kagat-kagat siya. At naka-disc siya. Okay? So, let's see. Ito, dumadaan tayo ngayon mga brad sa alubak. Ayan o. Subukan pa natin dito. Para mabigyan ko kayo ng feedback tungkol sa suspension niya. So, ayan. Ito pa. Pwede dito sa mga gutter-gutter. Okay. Ito pa, ayan, magabak. Nadaanan natin yung mga gubak na posibleng nating madaanan sa kalsada. Ito, humps. Ito pa. Actually, surprising yung mga brother. Sinasabi ko kanina nung dinidescribe ko yung suspension na to. I was expecting for this to be really stiff. Kasi yun yung kadalasan pagdating sa mga street racing bike. Ang kadalasan talaga, mas stiff yung suspension niya. Kasi kailangan niyang mas mag-focus dun sa birada niya pag kumpara dun sa paglaro ng suspension niya. So, ito, happy ako sa suspension ito. It's more than decent. Ito ang testing ng suspension mga brad. Ayun, no? Sobrang lubak sa kalsada na to. Ayun o. So, ito medyo malubak yung mga dinadaan natin ngayon. Pero, wala lang. Okay lang. Tuloy lang naman yung ride. Mga brad. Okay. In terms of handling, kung gumagamit ka ng sniper or even GTR, pretty much the same. Mas mabigat tong motor na to, alam ko, kumpara dun sa dalawang yon, or at least kumpara sa GTR 150 ng Honda. Pero upon riding it, kumbaga hindi ko na napapansin yung difference niya mga brother. Very easy to handle. Pa. Tapos okay din naman yung turning radius niya. Ayan. Ayun o, same lang siya ng handle. Hindi ito mahirap i-maneho. Hindi mabigat. And because of the wider wheels, medyo mas may kumpiyansa ako na i-lean yung bike towards the direction that, you know, where I want to go, mga brother. Acceleration. Galit na galit yung makin nga, alam mong ayan o. Alam mong gustong gusto niyang bumirada mga brad. Yun yung pakiramdam ko pag ano, pag niraride ko siya. Puta, parang nananapak yung torque. Ah! 1, 2, 3, pak. Ganun mga brother yung experience niya. Na kapag maneho na rin naman ako ng sniper.
Check nyo rin yung review natin dyan mga brother, tsaka ng ano, ng Raider. Pero ito parang sinusuntok yung dibdib mo pag kumakambyo ka tapos nakabirit ka. And again, that is already expected given the fact that yun yung binibida ng motor na to eh. Diba? You have the power. Ang tuloy na itong bike na to. Ay, puta! Ay, puta ka! Okay yan ha? Walang ano? Walang tukod, ang galing. Medyo nalubak tayo doon, walang tukod, smooth lang mga brother. Nai-impress na ako ha. Okay. Grabe, nanggigigil ako yan, oh. Labas to sa open road talaga mga brother. Wala lang tayong ganun ngayon. Pero abangan nyo sa susunod na pagkakataon. Hindi rin kasi natin to pwede ibirit pa sa ngayon. Kung nakikita nyo, ang tinakbo pa lang nito is 68 kilometers mga brad. So hindi pa natin siya pwede ibirit. Kasi advisable talaga pagdating sa break-in is mga 1/3, 2/3 of your throttle. Tapos hindi mo siya ibababad sa full throttle syempre. Pero be sure to like this video, subscribe at saka hit that notification bell mga brother. At susubukan natin tong motor na to sa open road para makita talaga natin yung capability niya pagdating sa speed. Kasi ang higher bore mga brother usually sa mid to high RPM dun talaga, dun mo mas mararamdaman yung kick niya eh. So kahit na nasa higher gear ka na, meron pa rin siyang kick. Meron pa rin siyang wapak na arangkada na hinahanap mo mga brad. Sarap na ito mga brad. Okay. So what do we have here mga brad? Yung napansin natin sa bawat arangkada na ito mga brad, ramdam na ramdam mo na ano eh, na yung makina gigil kasi bawat arangkada mo pumapalo ka agad siya. So ramdam ko yung power. Again mga brother, I've ridden Raider and Sniper before. I'm not saying that this is definitely better. Kumbaga it will take time at talagang dapat matesting muna natin itong motor na to para masabi natin na eto na ang maghahari. Pero sa ngayon mga brother, so far based on this test that we have, based on the 70 kilometers that we have, this has a chance na talagang makipagsabayan sa mga pinakamatataas na underbone na meron tayo. It has a very good power, very good acceleration, very responsive pagdating sa throttle. Pati yung pag-clutch niya mga brother, malambot yung halos effortless. Gaya na sabi ko, next time abangan nyo if we have an open road na talagang pwedeng-pwede nating masubukan tong capability ng motor na to, gagawin natin yan para sa inyo. Kaya dapat nakasubscribe kayo at hit that notification bell mga brother para update kayo sa mga videos na ginagawa natin, lalong-lalo na sa mga bagong motorcycle reviews na meron tayo mga brad. So, okay to mga brad, okay to. So far I'm happy with the performance na meron itong motor na to. And Kung ako at ako lang, it did not disappoint. It came in the Philippines as the highest or the biggest displacement pagdating sa underbone, and so far it's living up to that expectation mga brother. As to how long, as to may mga issues ba in the future, that we don't know because again, this motorcycle is only 2 days old mga brother. In fact, alam ko ito ang isa sa unang dalawang nabenta sa Pilipinas itong actual na unit na to. So update ko pa kayo in the future mga brother tungkol sa long term performance ng motor na to. So mga brother, bago natin i-end tong video na to, gusto ko lang magpasalamat kay Brad Chris. Kay Chris. So kay Brad Chris mga brad, itong
VF3 na to. Brad Chris, isa lang tanong ko. Bakit itong motor na to napili mo? Mag-ibay tsaka affordable. Affordable. Kumusta yung performance so far? Happy ka? Okay. Okay na okay. Di nagpapaiwan. Ayun. Yun yung masasabi ko rin tayo ka dyan, mga brother. May gusto kayo shoutout? Shoutout pala sa V3i Group of the Philippines, Free Riders, Ada RG, lalo na kay Kring Kring, tsaka sa SYMB Alago kay Mang Saida. Thank you. Buko dyan na yun, may kakambal pa yan mga brad. Eto, iuwi ko na to. Hindi, biro lang. Hindi sa akin yung mga brother. So, again, maraming salamat sa inyo mga brother. Till next video, dapat nakasubscribe kayo sa atin mga brad. Salute!